Magandang araw! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay paano mag-edit ng video sa KINEMASTER. Una, itap ang KINEMASTER. Itap ang may plus sign. Piliin ang 16:9 na ratio. Itap ang media. Hahanap tayo dito ng video na gagamitin ko sa aking intro. Yan. Nakapili na ako. Pupunta tayo sa unahan dahil baka meron akong kailangang ikat. Okay, ito yung aking ipitrim. May arrow na rin. Sa tingin ko, kailangan bilisan yung video. Kailangan nating itap ang video. Dahil medyo mabagal, kailangan speed control. Bahala na tayo kung ano yung speed na gusto natin. Mag-a-add tayo ng image, itap natin ang layer. Then sa layer, mayroon niyang media. Pipiliin natin ang media. Hahanap ako ng picture na babagay dun sa iniisip kong intro. Pwedeng ilipat yung picture, didiinan lang. Pwede rin lakihan, hihilahin yung arrow. Okay, layer ulit. Sa text naman tayo, magta-type ako ng fashion. Pwede nating baguhin ang font style. Font size, pwede rin baguhin. Next naman ay magdadagdag tayo ng picture ulit. Layer ulit. Hanap ulit ako ng picture. At ang ilalagay ko sa picture na ito ay motivation. Kung mapapansin nyo, may overlap na nangyayari. Ayun. Pwedeng hilahin para mawala yung overlap. Video ulit. Hanap ulit ng picture na idadagdag sa ating info. Hindi mawawala ang motivational message kapag nagtuturo sa mga estudyante. Kailangan nila yun. Kailangan nating mag-cut, scissor, tapos trim. Okay, habang ginagawa natin to, siguradong natututunan nyo na kasi inuulit-ulit lang natin yung proseso hanggang matapos yung paglalagay ng pictures at paglalagay ng text. Tutorial, dahil katulad dito, tutorial to, gumagawa ako ng tutorial videos. May tumakip sa mukha ko, kaya kailangan ikat ito. Scissor ulit. Tapos trim. Then maglalagay ako ng tour kasi nagtutour din naman kahit simple lang yung pamamasyal.
kailangang diin na ng finger yung picture pati text kung kinakailangan mag-cut. Passion ang idinagdag ko dahil ang pagtuturo sa mga estudyante o sa mga kabataan ay maituturing kong passion. Okay, itap lang yung check. Okay, pipindutin uli yung layer, then media. Pwede nating lagyan ng in animation. Kayo na yung pipili kung ano yung gusto nyo. Pwede rin lagyan ng out animation. I-tap ang check. Kahit ilang pictures ang idagdag natin, same process pa rin. Okay, naputol na yung video. Hindi pwede yan sa layer. Hindi yan maduduktong dun sa video. Tumakip lang siya sa video, yung unang video. Ang gagawin ay sa media, tayo kukuha ng video na yuduktong natin, pwedeng picture. Diinan lang natin yung picture, tapos crop. Tapos iaayos na natin kung ano yung gusto natin kalabasan ng picture na yan. Masyado bang malayo o masyado malapit, buo ba yung hanggang dibdib o ulo lang. Magka-cut tayo. Ayan, trim. Kasi masyado mahaba kung hindi natin babawasan. Pwede nating dagdagan ng clip graphics para hindi boring yung ginagawa nating video. Konting effects. Pwede mag-download dito, pero ako meron na akong downloaded na graphics. Para may konting gumagalaw-galaw dyan, para hindi boring yung picture. Steady lang siya. Pwede kayo pumili. Napakaraming designs. Pwede pa rin kayo mag-download. Ngayon ay pipili naman tayo ng transition effect. I-press lamang yung white na yon, tapos pumili na ng transition effect. Pipindutin na natin yung arrow na yun para bumalik sa umpisa. Kasi lalagyan natin ito ng music o background music.
Dapat lang, ang gagamitin nating background music ay free. Yan, mayroon ng music. Napansin natin na bakante pa yung bandang unahan ng video. Pwede nating dagdagan ito. Yan. Kailangan panoorin muna natin bago natin i-export kasi baka mayroong kailangang i-edit. Hanggat di pa na-export, pwede naman nating palitan yung pictures kung gusto nating palitan at pwede rin nating dagdagan. Pwede ring bawasan yung pictures. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin. Okay, kailangan pa rin i-double check kasi minsan na-export na pero meron pa palang kailangan i-edit. Minsan nga naka-upload na sa YouTube ay meron pa palang kailangan i-edit kaya double check na lang para hindi sayang ang pagod. Kung sa tingin natin wala nang kailangang i-edit, itap lang yung nasa gilid na dalawang bilog na yon at export. Hintayin nating mapuno ang guhit na yan. Kapag ganyan, nasa gallery na natin yan. Save.